Yan, may blender tayong gagawin. Ang tatak ng kanyang blender ay Nikkei Japan. So, ang sabi po ng may-ari ay hindi naikot kapag sinaksak. O, testing natin. Wala. So ngayon check natin kung anong problema ng blender na to. Ang ganda pa naman ng blender niya. Tapos sira lang. Kailangan natin tong paganahin. Paklasin natin. Diyan ka muna. Paklasin natin. Diyan, paklasin natin. Apat na tornilyo. Naintera. Ito yung cover sa ilalim. Ito yung cover ng motor. Ito yung pan. Test natin kung bakit siya ayaw umikot. Ayan, test muna natin yung power. Lagay natin siya sa resistance. Buzzer. Tingnan natin kung may continuity itong plug. Niya ay yun ito good yung isang linya north yung black. Good, parehas. Good. Andito natin sa low. Yung common. Ano? Low. Okay yung low. Yung high. Ayun low. Wala. Okay din pala. Ayun, papunta na tayo sa motor. Yung motor naman ang ating i-check. Kasi okay itong mga switch. Tanggalin natin itong cable tie. Meron pa tong isang switch dito sa bandang ibabaw. Ito. Ayan. Bukas mo dito. Ayan. Kapag nilagay natin yung pambit yung ano, yung kung kanyang container. Ano bang tawag doon? Yung kanyang pichel. Pag nilagay mo rito, magsuswitch yun dito. Ngayon, titest natin tong switch. Ayan, ito yung sinasabi ko. Switch. Switch yan. Isang switch nya. Umay, continuity. Ngayon, ito yung switching. Ito may fuse yan dito. Ngayon, yung isang linya. Ito, yung brown. Lagay natin dito sa brown.
Lagayin natin dito sa blue. Ayan, pindutin mo to. Pindutin mo to. Ayan na. Lagayin natin dito. Pindut. Ibig sabihin, wala. Walang continuity yung ating switch. Check natin itong fuse. Ito yung fuse. Tanggalin natin. Ayan, matanggalin natin ito. Tanggalin natin. Yung kitang-kita naman natin na siya ay burnout. Galing ha? Ayan, burnout. Kitang-kita naman natin. Ayan, sunog. Ibig sabihin, meron tong problema kung bakit ito pumutok. Hahanapin natin yon. O, test muna natin kung meron na yung switch. Test muna natin. Dito na tayo mag pindutin mo ito. Ang aking assistant. Pindut, assistant. Lapit-lapit mo konti. Tutok mo dito, tutok mo dito. Ayan. Lagay natin dito sa isang linya. Ngayon, pipindutin ng aking misis ito. Pindut. Pindot. Pindot na. Okay. Ayan, meron? Meron? Pindot. Pindot mo dito. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, yung tutok mo dito sa tester. Tester. Ayan. Ibig sabihin, meron siyang buzzer. Okay. Ngayon, dito nag-cut itong fuse na to. Papalitan natin ng fuse. Ating fuse ay mayroong value. Check natin itong value. 250 volts. Malabo, di ko makakita. Ako na titingin. Di ko makakita eh. Putulin na natin. Ayan. Ayan. 4 ampere, 250 volts. Ayan, nakita ko. Kung hindi nyo nakikita, eh, ayun, 4 ampere. 250 volts. Palitan natin. Meron. Baka meron pamalit. Ito. Dami tayo niyan, oh. Kita nyo? Ayan, dami kong fuse. Hanap tayo ng 4 ampere. 3 ampere. 5 ampere. Ang wala yata ang 4 ampere. 2 ampere. Ito na. 10 ampere. Nako, wala. Doon tingnan mo sa ibang lalagyan. 1 ampere. So, 10 ampere, 2 ampere, 1 ampere, 10, 5 ampere, 3 ampere. So doon tayo sa pagitan ng 3 ampere saka 5. So pwede na tong 5 ampere. Ito na ikakabit natin, 5 ampere. Kuha tayo ng isa. Ayan. 5 ampere, kakabit natin. Kabit natin, test muna natin kung meron tong continuity, kung good. Tutok. Okay, meron. Kabit na natin. Ang dali lang gumawa nito pag alam mo sira. Galing ha? Ang sekreto rito. Pag alam mo sira, madaling tayo makakagawa. Yan. Pwede na natin itong ihinang or nadyan ng crimp o terminal crimp. So, hinang na lang natin. So, yan. Ginamit na natin siya ng magic holder. Yan. Hihinang natin yung dalawang dulo. Ito, saka yun.
para magkaroon na siya ng continuity sa papuntang switch. Dito. Okay. Nanginginig-nginig pa. Asmado. Asmado sa sobrang sipag natin. Kailangan kapit na kapit yan. Para hindi siya masira o mag-disconnect. Kailangan magandang pagkakahinang natin. Maganda pa sa jowa mo. Okay. Ahinan na natin. Natin tong insulation. Yan yung ating protection nung fuse. Yan. Ibutay. Yan natin na. Ibutay. Nanggalan na bigyan natin ng cable tie. Parang mag-asawa nakatali na. Cable tie. Bla. Hey. Ay na. Kon. Okay. Check natin ulit ang continuity. Okay. Pindutin mo dito. Ayan, pindutin mo dyan ha. Okay. Ayan yung isa. Ayan, line 1. Pindutin natin dito. Pindut. Okay, gumagana na ang ating switch. Galing ha? Balik natin yung cover. Tapos testingin natin. Pasok mo ito sa loob. Pasok natin. Abit natin yung switch. Yan. Abit natin. Ito na ang ating bolt. Testing natin. Testing. Itong plug yung shorted. Okay naman. Testing natin. Yun, di pa yung naandar kasi wala pa yung pigtail. Para yung switch niya sakto dun sa ano niya, yung napindot dun sa switch. Ayan, ayaw gumana.
Pakasin ulit natin. Yan, ay nagabitan natin yung fuse kanina. Yan. Yan, fuse na yan. Yan yung sa main supply na fuse. Check natin kung bakit pumutok yan. Check natin itong fuse ng motor. Ito. Set natin sa resistance. Yan, buzzer. Check natin yung thermal fuse ng motor. Yung thermal fuse. Okay naman siya. Nagano siya? 0.6. Tingnan natin kung ano yung problema nito. Tingnan natin kanina ng fuse. Pero hindi pa rin siya nagana. So dito na yung problema niya sa motor. Che-check natin kung ano yung problema niya. Tingnan po dito yung baka itong carbon brush. Kasi nag ano to eh, kung mapapansin nyo yung carbon brush, yung kabila, yun yung carbon brush nya, yun yung isa, ito isa, yung kabila, ito yun, may gap yung kanyang carbon brush. Pagka tinuunan mo siya dito, wala na yung carbon brush nya, hindi na naabot dun sa rotor. Yan, yung contact niya doon sa armature. Yan yung armature na sa loob. Ito yung umiikot na yun, no? Armature yan. Hindi na nagko-contact yung carbon brush. Kaya hindi na siya naandar. So ngayon, baklasin natin yung carbon brush. Bale yan, baklasin natin yung carbon brush. Maikli na siya. Actually, ang haba niyan dapat hanggang dito. So, ngayon, kailangan natin itong palitan. Pero, konting adjustment, pwede pa siya. Kaso, maikli na. So, ngayon, hanap tayo ng spare nito, kung meron. Paklas na natin parehas. So, ngayon, kailangan natin palitan ng carbon brush. Hindi na siya umaabot dun sa yan, sa stator, sa ano, armature. A few moments later, natin yung resistance ng motor, kung meron na siya, kung may contact na dun sa carbon brush. Check natin yan, kabilang carbon brush. Yun, meron na siyang 33.4 ohms. Ibig sabihin, may contact na siya. Tatakbo na yan. Galing ha? Nung pinalitan natin siya ng carbon brush. So ngayon, yan, papatakbo na natin siya. I-assemble muna natin doon sa housing. So, wait lang po tayo. Balikan po namin kayo. Yan, naayos na natin yung problema, yung carbon brush. So ngayon, testingin natin. Siguraduhin lang natin nakalock, dapat nakapantay yan. Yung pulse, yan. Ito yung low, high, saka yung off. Ito natin. Yes guys, successful ang ating repair. Galing ha? Ngayon, kung sinong kung gusto nyo pong magpagawa, ay tumawag na po kayo sa akin. Dahil blender, simpleng appliances lang, kayang-kaya natin gawin niya. Kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po para masaya. So ngayon, paki-click na rin po yung notification bell para po lagi tayong updated sa ating mga
videong i-upload. So maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat.